Mag-share kayo sa isang nota. Hindi siya ni-share pinag-agawan. Magkaroon na eksena. Maya-maya dumating daw si Bea. Patungo dun sa kung saan naka-table. Ito si Michael Needham. Tapos biglang umalis yung girl. Ang nangyari? Alam ni Sandro, alam ni Jojo Nones, at alam ni Richard Dode kung sino ang naagrabyado, kung sino ang nabiktima, at kung sino yung nagsisinungaling sa kanilang pagkakas. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na dali. Ito na nga. Kala ko Halloween niya yun. Kala ko aswangita. Anak ng aswang-aswangita. Sorry po. Grabe si nanay, kinabahan ako sa sigaw. Hindi. Mas kinabahan ako dito kasi may nangihingi ng GCash. Ha? Oo, para lang ma-send yung Erin Villaflor. Ha? Kala ko si Jegs eh. Nasa video scandal. Talaga? Oo. O nakalimutan mo na naman, hindi pa tayo nag-i-intro. Hello mga kapit, ito po ang inyong mga aling. Ito po si Mamaloy! Ito po si Ate Verna! Nakalimutan! Ito naman po si Papa O, si Papa Diaz, ano pa nga ba? Ang lang inyong inihilig sa akin. Ay! Ichika mo na! Sabi ko, Lord. Oo, oh, ano na nga? Hingi ng GCash. Oo. Oh. Okay, syempre yung friend ko, kaya sinasabi, naku, baka ipadala lang yan yung ginawa sa Viva Max ni Erin Villaflor. Baka maisahan lang ako. Sabi pero bakit nga ganun na? Ba't may mga teaser-teaser pa? Kung meron, di siguro may naglabas ano. Kung baka naman talagang wala at meron na mga nang babluff na ano, na netizen. Kaya nakakaloka talaga yung mga pa-teaser-teaser ngayon na. Pero Emmy lang yung mga teaser na yun. Actually, actually. Mm-hmm. Ay naku, Mamaloy, hindi lang yan. Merong game polo, shorts, long sleeve, yan. Marami pang iba. Teaser, Rena. Oo, Mamaloy, ano? Sa mga suot niyo, teaser. Yung pandinig yan, no? Kung ano yung pagkasalita niya. Diba? Sa palit kita, Mrena. Huwag mo kayong may gawin tanga. T-shirt. T-shirt yun. T-shirt. Ang ginago na, kuya. Anyway, yung mga ganyan naman ah, yung mga nambubudol kayo, nag-iskano kayo na, ako feeling ko loya habang wala pa talaga na naglalamalabas sa ganyan. Yung mga ganyan, ano lang yan eh, dinukot lang nila yan sa Viva Max. Correct. Pero hindi naman natin na yung china-challenge na ilabas ha, wag yung, sana wala, oh, di ba? Sana wala. Oh. Sana naman at wala nang maglabas, dahil hindi po yun maganda. Naku, Mamaloy, muntikan ka na maging sincere dyan sa sinabi. Ikaw talaga. Plastic, dude. Ikaw talaga. Oh, naramdaman mo, di ba matigas? Ay, naku. Anyway, going back to our chismisa. Yes! Ay, naku, Loy. Ay, nagpunta pala ako sa story conference ng pelikulang Fatherland. Ay, oo. Siyempre, isa siyang pelikula na intended for Metro Manila Film Festival. Wow! Oo, produced by Heaven's Best ni Harleen Bautista. Oh! At ng Ben Tria, ni Engineer Ben. Ayan o, sa press ko na yan, siyempre, nangunguna sa pagsasalita ay si Direk Joel Lamangan at si Roy Iglesias, ang kanilang writer.
Si Direk Joel ba magdidirect o si, parte siya ng no, cast? No, si Direk Joel ang magdidirect niya. Wow. Line produced by Dennis Evangelista. Mm-hmm. Oo, at syempre kasama dyan, nariyan sina Iñigo Pascual bilang gumaganap ng anak ni Allen Dison. Mm-hmm. Oo, nandyan din si Yasser Mata, si Jerry Gonzalez, si Max Eigenman, si Aramina, Ara Davao ang aking alaga, na ang ginan pa ng papel ay Shota ni Iñigo. Nandyan din si Bo, yung anak ni Harleen at ni Romic. Ay, Si Rico Barrera, si Jim Pebanco. Hindi yan nawawala sa pelikula ni Direk Joel Abangan. Signature artist niya yan. Yes. Oo. Siyempre, ang mga pinagtitaga na nandyan din, si Angel Aquino. Wow. Oo. At ang magkaagaw sa puso ni Rigor ng Batang Quiapo, si Marites at si Lena, Cherry Pie Picache, at Mercedes Cabral. Ay! Wow, kuya! May pelikula na si Marites at Lena? Oo. Ang taray! Diba? Star-studded! Correct! Ang digmaan ng acting niyang pelikula niyan, Naya. Oo nga. Kaya, naku, eto na. Na-corner ko nga itong si Marites at si Lena bago sila pumasok dun sa story conference. Dahil talagang sila'y magkasama kung nagpa-plastikan ba sila at totoo na ba ito. Hindi ba nagsasabunutan? Ay, naku. Oo. Nakaayos yung buhok nila. Ay, ang taray. Eto. Akala ko ba magkaaway kayo, paplastikan kayo kayo, Lena? Oo, syempre. Kakaloka kayo ganun dalawa, talaga. Lena, at Marites. Halap ng maraming tao. Ganun talaga. Oo, friends kami. No, tapos nag-share kayo sa isang nota. Hindi siya ni-share pinag-agawan. Ayan. Diba? Diba? Kinorek ni Cherry Pie Picache. Hindi sinishare. Pinag-aagawan. Wow! Nakakaloka si Cherry Pie. Diba? At syempre, alam mo, si Lena nakausap ko. Sandali lang. Pero siya ay tuwan-tuwa sa Batang Quiapo. Dahil talagang doon siya nakilala talaga. Markado. Wala na yung pag-rigor. Diyos ko, parang lahat na yata ng ano, nagtitiktok na. Diba? Alam na yung tono ng rigor! Oo. Diba? Rigor! Rigor! Bili mo pa ng miyempo. Ha? Oo. At ito na nga, no? Siyempre sa press ko na ipinag-usapan kung ano suporta ni Piolo Pascual sa kanyang anak na si Iñigo. Oo. Ito. Pinapabayaan niya ako kung gawin niyo ng gusto ko with his support. At siyempre, pag may kailangan mga tanong sa kanya, masaya ako na nandito ko sa industriya na parehas sa aming naranasan. So, madali ko siyang natatanong kung anong dapat siyang gawin or anong dapat kong mga panaglaba. And a lot of times, I find myself nervous for a lot of things. So, I have to do and he helps me out a lot of things. Nakasuporta naman pala. Oh, at nakakatuwa, no? Bago sila sumalang doon sa presidential table, nakausap po naman yung nanay ni Iñigo. Oh. Alam mo yung nanay ni Iñigo, no? Oh. Na siyempre, ex ni Piolo, hindi na pala nag-asawa. Kala ko may kapatid pa sa ibang ama, si Iñigo. Pinili na lang ng nanay na hindi mag-asawa. At hindi na mag-anak at naka-focus lang siya sa kanyang kaisa-isang anak nila ni Piolo na si Iñigo. Wow. Nakakatuwa yung mag-ina. Very, very close sila. Anong sabi ng nanay na? Eto. Ay, wala. Nakalimutan kong papalayamin. Pero nakakatuwa. Na talagang mami ko po, Tito Oji. Diba? Napakagalang na bata. Talagang siyempre, hinubog yan, no? At may bahagi din dyan si Piolo kung bakit ganun kabait na bata, si Iñigo. Kaya good luck, Iñigo, sa iyong pagbabalik. Yes. Dahil alam mo na, kahit nag-Hollywood na yan, audition pa rin daw siya sa Hollywood. Pero dito, this time, kasi kailangan tuloy-tuloy itong kanilang fatherland.
I'm sure na isa yan sa mga aabangan natin. At sana mapasok sa MMFM. Oo, hindi pa. So, ang ganda ng casting eh. Oo, hindi pa. Okay din ba yung story ha? Kasi story con kanina, di ba? Oo, may tatlong layer ng story ha. So, ang tawag din ni Direk ay vignette. Oh. So, parang trilogy pero dugtong-dugtong na mangyayari yan. So, yung isang vignette ay kukunan ng tatlong araw. So, isang set yun. Another set na naman artista sa tatlong araw na naman. So, mga 9 to 10 days kukunan ito. At saka pag direct jowa lamang, talagang mabilis. Correct. Na magaling. Oo, diba? Hindi kaya siya mag-a-appear dyan, Nay? Sino? Si Rhoda. Si Rhoda? Oo. Aba, malay mo, hindi pa? Oo nga. Oo, dahil talaga si Direk ay parang natatabunan na yung pagiging director niya. Oo. Oo, talagang si Rhoda na siya. Diba? Oo. Markado din dyan si Direk. Oo. Kaya nakakatawa to si Jimpe Bampo eh. Sabi niya, sana ako na lang yung younger Rhoda. Ha? Oo, hindi diba? Younger ano siya, Soliman Cruz. Oh. Na namatay din si Soliman. 2 days lang tuloy ang nakuha sa akin. Oh, eh, gusto ko 2 years. Wow! Sabi niya. Napakaloka. Good luck. Masaya yung kanina sa Manila Hotel. Wow! Oh. At congratulations in advance. Yes. Diba? Sa buong cast. Ngayon palang nakakaabang-abang na yan talaga. At ito na nga, Doy. Diyos ko. Ito na, balitaan lang naman namin, ha? Pwede itong i-deny, pwede i-confirm, o pwede linawin ng mga sangkot sa isyong ito. Naku, kuya, ingat ka dyan, ha? Bakit? Kaya naman tayo, kaya naman yung nasa likod nyo. Huwag ka nang kumibo. Pagyo ko na nyo. Di, kuya, ano ba kasi yun? Eh, ikaw naman kasi. Eh, hindi, ito na nga. Hindi, kasi nabalitaan ko lang naman ito, no? Oo. Parang yung balita ito mula sa isang tao na naroroon sa scene. Ay, may eksena? Oo. Nagkaroon na eksena. Sa Umanota. Oh! Oo, yung Umanota Bar na partly owned ni Michael Needham. Oo, yung nalilink kay Bea. Or nababalita rin na boyfriend na ngayon ni Bea. Oh, pero wala pa tayong naririnig kay Bea kung ano bang totoo dito, no? So iintayin natin yun kung sila na ba, naliligo pa lang ba, or ayaw niya muna isa publiko. Oo, ha? Kailan nga ba ito? Bakla-bakla, kuya, kailan nga ba ito? Ikaw na dito, ikaw na. Huwag na nga. Ano nga ba kasi yun? Binabakla ko lang kasi syempre nakikisama ko sa inyo. Wow! Ito na nga. Ito na nga yung itiyo. Hindi na. Init ha? Ako naman. Hindi niya. Kasi nga nung Friday night. Ito, tatanong na rin natin kung gaano katotoo na nangyari ito. So, kung hindi ito nangyari, pakilinaw din na hindi ito nangyari, ha? Dito sa mga sangkot. Okay. Sabi sa akin na aking source, may kausap daw na isang non-showbiz girl, itong si Michael Needham, no? Nakambakla yung no, ha, kuya? Talaga ba? Ito! Mawala ko sa kwento, ha? May kausap nga na girl na showbiz, si Guy. Kasi sabi ng source ko, nasabi daw nitong si Michael Needham, ha? Kung totoo man or hindi, bakay ng bahala, Michael, kung totoo to, kung gusto niyo itong i-deny, ano, ibibigay ko sa inyo yung pagkakataon na yan. Sinabi ng aking source na itong si Michael Needham, sinabi daw dito sa non-showbiz girl na wala na sila ni Bea.
So naging sila? Totoo ba yun, Michael? Mm-hmm. Oo, nawala na raw sila ni Bea. Tapos maya-maya, alam mo... Oo, ano nangyari? Alam mo, tigilan mo na ako, Mrena, please. Stop me! Ha? Ito na nga, maya-maya dumating doon si Bea. Patungo doon sa, kung saan naka-table. Ito si Michael Needham. Oo. Oh. Ang nangyari? Eh, tapos biglang umalis yung girl. Oo. Na, ha? Kala ko wala na sila. Ba't nandito si Bea? Parang ganun yung sinabi ng girl. Tapos sabi daw ni Bea doon kay Michael. Is she the girl? Sabi, oo, ganun daw. Totoo ba yun? Totoo bang nangyari yun, Bea? Na may ganung pangyayari na parang kino-question ni Bea or nakatunog na si Bea na parang bakit may babaeng kausap? Eh, naiba ka naman ano, kinakausap lang ni Michael yung babae kasi di ba pag owner ka lahat kinakausap mo dun sa bar. PR yun eh, di ba? Sa bangkay, no? Yun nga, sabi ng aking source, parang nagselos nga si Bea to. Sa girl. Tapos yun, syempre, yung si Michael Needham, eh, nakatunog na. So, naloka yung girl. Hindi na siya kinausap buong gabi ni Michael. Ay? Sabi ng source ko, ha? Oo. Meron bang ganyang pangyayari? Baka naman meron nakakaalam ng kwento, no? Pakicorrect kami kung mali yung aming impormasyon na nakalap mula sa aming source. O, para makorrect natin dito. Pero yun ang nakarating sa atin. Kaya yung babae, di ba, sabi ko, nagtaka. O di naniwala yung babae na, oh, sino pa rin? Kasi hindi na siya kinausap. Totoo bang ganun ang pangyayari? Di ba? O wala ka na nasabi, Loy, no? Natakot ka na talaga. Uy, hindi. Wala naman kasi ako dun na. Hindi ko nakita. Di ako pinabawaan na. Kaya tinatanong natin dito, baka mali yung source natin. Maitama rito. Tama. Eh di kuya, itay natin si Nelson Canlas. Sa bagay, si Bea doon nagsasalita kay Nelson Canlas. Oo. Ayan na, Nelson, marami ka ng utang na chika. Oh. Baka naman. Para at least malinawan na. Kung ngayon ay meron ng bakong iniibig, nagpapasaya sa puso ni Bea. Aba, Diyos ko, papalakpak tayo dyan. Dahil talagang deserve ni Bea na lumigaya naman, di ba? After nung kay Dominic Roque. Pero kung mapapansin mo, no, yung nagpapapacial si Bea, no, nilike ni Dominic, no? Tapos nag-viral pa. Imagine mo, nilike lang, nag-viral. Di ba? Oo, parang marami pa rin talaga na gusto ang Bea Dom. Kaya lang nga, syempre, past is past. Oo, at ngayon, eh, yung Michael Needham na hindi natin alam, pero napakagwapo ng Michael, ha? Oo, in fairness, talagang kahit nga si Loy, luluhod dyan. Uy! Teka lang! Part of what? Uy! Talaga tayong nakapapahama. Nakakaloka ka! Pero ang gwapo nga talaga, ano nakaharap natin, no? Oo, di ba? Tsaka mabait. Ma-PR nga talaga. Nakakainlam ang pagka ma-PR niya. Magiliw, charming, di ba? Eh kaya lang yung kwento na ating source na shock yung girl na hindi na siya kinausap the whole night. Kasi nga doon na si Bea. Ayun lang. Yun ang ating dapat na linawin. Kung gaano yun katotoo. Sa nakaraang hearing sa Senado ay nabanggit ang pangalan ng inyong lingkod ni Senator Jinggoy Estrada at tinanungan niya kung paanong nakarating o paanong nalaman ni OG Diaz yung pangyayari kay Sandro Mulac. Opo. Eh, unang-una sa lahat, syempre may mga sources tayo. Na hindi naman tayo pwedeng mag-imbento ng mga balita. Eh, balita yan, di ba? Siyempre, hindi dahil gusto natin makipag-unahan, kundi una, balita yan. Pangalawa, gusto ko maimbestigahan ito. Gusto ko magkaroon ng linaw yung issue kay Sandro at malaman din ng mga tao kung ano yung saloobin ng dalawang independent contractor ng GMA 7, no? Na sina Jojo Nones at si Richard Dode Cruz. At syempre, sila'y lumitaw na sa Senado at kaya lang ay wala si Sandro Mulac, no? Dahil parang hindi pa kakayanin ng bata kung siya i-appear. Ngayon, sa Thursday, bukas ay magkakaroon din sila ulit
ng another hearing kung papalarin ng Senado, makikita at maririnig natin si Sandro Mulak. Depende kay Sandro kung gusto niya ng through Zoom or through phone. Basta importante marinig at malaman ang kanyang saloobin sa pangyayari. Dahil siyempre magkaiba sila ng narrative, no? Sa kampo ni Sandro Mulak, according to ninyo Mulak, ay talagang nagkaroon ng sexual assault sa kanyang anak at sa mga dalawang independent contractors naman ng GMA7 ay walang nangyaring ganon at alam daw ng Diyos at alam daw ni Sandro kung anong totoong nangyari, no? Pero siyempre, katulad ng sinabi nga ni Senator Bong Revilla, maging siya ay naniniwala dahil nakita niya yung bata na nanginginig habang nagkukwento. Siyempre, yung iba, kinu-question ako kung bakit hindi raw ako pumapabor or hindi ko man lang kinakampihan yung dalawang independent contractor. Pare-pareho lang naman daw kaming miyembro ng LGBT community. Sa akin naman, parang hindi naman ako tumitingin sa gender. Tumitingin ako doon sa issue. Ngayon, kung maipapanalo nila ito sa tulong ng kanilang abogado at sa tulong na rin kung papabor sa kanila ang investigasyon na ginagawa ng NBI, edi good for them, di ba? Katulad ng hinihiling din ng mga Mulak na sana magkaroon ng linaw yung kanilang inireklamo. Abangan natin ito, no? Kung hanggang saan ito patutungo. Yung iba naman ay sinasabi na bakit daw ako nakikialam, bakit daw hindi ko hayaan yung pamilya na sila yung mag-announce mismo. Ano ho bang trabaho ko? I-explain ko pa ba sa inyo? Sino pong aasahan nating magbabalita nito? Si Doc Willie Ong. Diba? Ang importante ho, hindi po ako nag-iimbento ng balita. Hindi po ako basta gumagawa lang ng issue na pag-away-awayin yung dalawang partido, hindi ba? Tayo ho, nandito para humingi rin ng linaw. Kung magkakaroon ng linaw ito na papabor sa dalawang independent contractor, di ibabalita natin dito. Kung si Sandro naman ay mapapatunayang nagsasabi ng totoo, di ibabalita rin natin dito. Hindi ba? Yun naman ang purpose ng ating OGDS Showbiz Update. So, yan ang aabangan natin. At hindi naman para masiraan ako ng loob sa mga detractors ko, sa mga bashers ko, na sasabihin pa nila, Oji, anong pakialam mo? Issue ng pamilya yan. Oji, anong pakialam mo? Dapat hayaan mong ang pamilya ang mag-announce, magkaroon ng statement, hindi ikaw. Hindi ikaw ang nauuna. Ano magagawa ko? Ako nauna. Pero hindi man ako nakikipag-unahan. Nagkataon lang na ipinagkatiwala sa atin ng mga sources ang mga kwento. Kung ako ay maiimbitahan sa Senado, why not? Pupuntahan po natin yan, ano? Pero para i-reveal kung sino yung sources ko, I'm sure maiintindihan ako ng mga senador na bakit ko isisiwalat kung sino yung mga sources ko. Sino pa magtitiwala sa akin sa susunod? At saka ang purpose po ng aking pagbabalita at yung sunod-sunod na follow-up ko sa balitang ito, kasi ayokong matulog ang kaso. Ayokong matulog ang issue. Dapat ito talagang hinaharap ng mga nasasangkot. Di ba? Hindi dahil gusto ko lang magpa-controversial. At kung meron mang naganap na ganito talaga, kailangan na itong imbestigahan, kailangan aksyonan, at kailangan maresolbahan ito. Diba? Para hindi na maulit sa iba. Kung totoong may ganitong pangyayari, ha? Kung wala naman, please delete my previous message. Pero syempre, andun pa rin tayo sa sana makuha ng sino mang naagrabyado ang hustisya. And I'm sure, alam ni Sandro, alam ni Jojo Nones, at alam ni Richard Dode kung sino ang naagrabyado, kung sino ang nabiktima, at kung sino yung nagsisinungaling sa kanilang tatlo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga ding... Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now. Click the subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan ko ang ating episode ngayon, pero kayong komento sa lahat aming chika, comment mo na, click the like button, at magkalimutan yung click ang notification bell. Pag ginlik niya, kayong unang-una man na notify, meron kaming latest update. Yes! Siyempre, pang kanya-kanya namin siya, Mel. Yes, sana naman,
forget mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po akong bagong vlog dyan. Isang makeover po ng isang condo unit. At yan po ngayon, akin siya na. Diba? Ako, natupad na yung pangarap ko na yun na magkaroon ng walk-in closet. Kahit maliit lang, silipin po ninyo. Siyempre, nagpapasalamat tayo kay Christy Fermin, kay Ma'am Shi Wilbert Tolentino, at sa Chigo Air Conditioning. Siyempre, kay Ma'am Rose at saka kay Sir Aaron Santos. Thank you so much. Ang Chigo Air Conditioners po available sa Anson's, Lazada Mall at saka Shopee Mall po. Naku, makikita niyo po kung ano yung mga ambag nila dyan sa atin pong vlog. Marami pong salamat! Mamaloy, tourist sponsors pala yan. Oh. Kung wala kang sponsors, hindi ka pa makakapag-vlog ng ganyan. Kaya nga tayo nagpapasalamat. Alam, inggitera ka. Oo, inggitera ka. Palibasa. Plug ka ng plug, hindi ka na nagpo-post. Oh, naku, panoorin niyo po yung vlog. Sana po maaliw kayo. At ikaw naman, Rena. Hello mga ka-update! So, follow naman po ng aking FBPage. At Rena po, M-R-E-N-A. Hello, Doc Evgeny Batikia of Smile Creation and Ideal Vision. Yes. Yes. At syempre pa, ang aking panayam pa rin po kay Miss Catering. Nakakaloka pala. Alam mo ba, yung kanyang tatay kung paano namatay? Gusto nandiyan yan sa OGDS Inspires na nasa I1PFC na rin po, ha? At syempre pa, ang OGDS Movies Update ay meron na rin Spotify, yes. Apple Podcast, yes. At Fanpage. Ayan, ha? Syempre, ang aking mag-iina, Mami Soul, Erin Diaz, at Mira TV sa kanilang YouTube channel. Paki-follow naman po, paki-subscribe. Okay? Yes. At syempre, ang aking pasasalamat naman sa Headway Vera Salon, sa Nail Cocktails. Yes. Oo, di ba? At syempre, sa Gorgeous Smile Dental Clinic. Dr. Jace Solis! Yes, oo. At Ara! Syempre, diba? Ang ating Fest Lock. No? Oo, ang produkto po yan ng Envy Skin Beauty and Wellness. Oo. Yes! Nandiyan na po yan sa tapat ng ABS-CBN po sa Mother Ignacia sa ground floor po ng Grandia Place. Siyempre pa, oy, August 16 na ang concert ni Jay Hart. Yes! Ayan, ha? Sa District 1 BGC po yan. Mm-hmm. Ayan, ako, pasensya na po. Parang ubos na po yung tickets. Aww. September 6 po kayo. Ayan. Mm-hmm. Open naman po sa ating second show naman sa Jay Hart. Ayan, ako. Mm-hmm. Kung gusto nyo makarinig ng mga music ni Freddie Mercury, yeah, ng Queen. Mm-hmm. At syempre, iba pang mga old songs, lalo na mga millennials na alam na alam yan. Mm-hmm. Gen X. Ayan, ako. Kakantahin yan ni Jay Hart. Mas up close doon kasi, yes, diba na yung intimate venue. Intimate ang venue. At syempre, si Marisa Sanchez, back-to-back sila ni Jean Karen, mm-hmm, ang kaboses ni Karen Carpenter sa September 13 naman. Yes! Sa District 1 pa rin. Ayan po ang numero kung gusto nyong mag-pareserve ng table. Okay? Mm-hmm. 1,000 lang naman. Yes. Okay, ha? Mm-hmm. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin o GPS ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil kaya kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong hinihirit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. Bagay na bagay sa iyong suot mo. Oo nga, di ba? Nakakaloka. Nakakaloka talaga? Ginagaya mo. Lumipad na. Uy! 93 persons! Kita nila! Very Tito Ernie ka dyan!